Kahanga-hangat. Nagbigay ang Japan ng pinakabagong tulong sa combat ship sa Pilipinas. Ang Japan ay gumawa ng isa pang hakbang upang palakasin ang network ng mga kasosyo sa seguridad sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga negosasyon sa Pilipinas sa isang Visiting Forces Agreement at gawing unang tatanggap ng bagong military aid program ang bansang Southeast Asia. Sa ilalim ng lalong malubha at masalimuot na sitwasyong pang-internasyonal, pinalalalim natin ang kooperasyon sa larangan ng seguridad, sabi ni Punong Ministro Fumio Kishida noong Biyernes sa isang joint news conference sa Maynila kasama ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang hakbang ng dalawang semi-alyado ay dumating sa gitna ng lumalaking alalahanin ng pareho sa mga ambisyon ng teritoryo ng China. Sa pagtatayo sa isang pulong noong Pebrero sa Tokyo, kinumpirma ng dalawang estratehikong partner na magsisimula sila ng mga pag-uusap sa tinatawag na Reciprocal Access Agreement, RAA, isang kasunduan na nagbibigay ng legal na balangkas para sa higit na bilateral na kooperasyong pansiguridad, habang pinapalawak ang trilateral na relasyon sa kanilang karaniwang kaalyado sa pagtatanggol, ang Estados Unidos. Nalalaman natin ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong kaayusan sa ating mga tauhan ng depensa at militar at sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa ating rehiyon, sabi ni Marcos. Ang Tokyo ay lumagda sa dalawang magkatulad na kasunduan sa mga nakaraang taon, isa sa Australia at isa pa sa Britain na parehong nagkabisa ngayong taon. Ang bagong deal ay mamarkahan ang una sa Japan sa isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Matatagpuan na medyo malapit sa Taiwan at tumawid sa mga pangunahing ruta ng kalakalang pandagat, ang Pilipinas ay itinuturing na mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan ng rehiyon sa gitna ng mga alalahanin na ang isang krisis na katulad ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay maaaring sumabog sa rehiyon. Ang RAA sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay magbibigay daan sa Self-Defense Forces, SDF, ng mas malawak na akses sa mga base ng Pilipinas, potensyal na kahit rotational deployment, at mapadali ang magkasanib na ehersisyo, sabi ni Ki Koga, isang associate professor sa Nanyang Technological University ng Singapore. Kung matatapos ang RAA, magiging mas madali para sa Japan at Pilipinas na makipagtulungan sa militar at palakasin ang epekto ng deterrence laban sa China, sabi ni Koga, na binanggit na ang kasunduan ay magbibigay sa Manila ng mas madiskarteng mga opsyon upang kontrahin ang lumalaking paninindigan ng Beijing. Ang naturang kasunduan ay magiging mas madali para sa SDF na i-deploy sa Pilipinas sa panahon ng mga emerhensya, kabilang ang mga natural na kalamidad. Kasabay nito, makakatulong ang deal na palakasin ang trilateral na kooperasyon sa mga puwersa ng US sa unang bahagi ng taong ito, na abot ng Washington at Manila ang isang kasunduan na nagbigay ng akses sa 4 na karagdagang lugar ng militar sa Pilipinas na nagpapahintulot sa US na lubos na palakasin ang postura ng depensa nito sa pinagtatalunang South China Sea at malapit sa Taiwan. Sinabi rin ni Kishida, na nasa kanyang unang state visit sa Pilipinas bilang punong ministro, na magbibigay ang Tokyo ng mga coastal surveillance radar sa pamamagitan ng grant na nagkakahalaga ng Japanese yen 600 million plus dollars, 4 million, na gagawing ang Manila ang unang benepisyaryo ng Official Security Assistance, OSA, ng Tokyo. Ang anunsyo ay dumating isang araw lamang matapos sabihin ng Tokyo, na naihatid nito ang unang air surveillance radar system na binili ng Manila mula sa Japan sa ilalim ng kontrata noong 2020. Ang bagong balangkas ng OSA, na unang inihayag sa binagong National Security Strategy noong nakaraang Disyembre, ay naglalayon na unang magbigay ng kagamitan, mga supply at tulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa mga kasosyong bansa, karamihan sa Asia-Pacific, sa anyo ng mga gawad, sa halip na mga pautang. Ang layunin ay palakasin ang mga kakayahan sa seguridad at pagpigil ng mga bansang ito upang palakasin ang komprehensibong arkitektura ng depensa,
tumulong na hadlangan ang pagsalakay ng China laban sa Taiwan at sa South China Sea at lumikha ng mas paborableng balanse ng kapangyarihan. Kasabay nito, ang matibay na bilateral na ugnayan sa Japan ay makatutulong na maiwasan ang mga bansang ito na masyadong tumagilid patungo sa China. Ang paglulunsad ng OSI ay nagmamarka ng pagtigil sa dating patakaran ng Japan sa pag-iwas sa paggamit ng tulong sa pag-unlad para sa mga layuning militar maliban sa tulong sa kalamidad. Ang Bangladesh, Fiji, Vietnam at Malaysia, na ang huli ay bibisitahin ni Kishida noong Linggo, ay kabilang din sa mga isinasaalang-alang para sa programa. Nangako rin ang punong ministro na tutulong na mapabuti ang kakayahan ng Manila sa pagpapatupad ng batas sa dagat sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng infrastruktura ng daungan, pagtutulungan sa teknolohiya, kabilang ang paglipat ng mas maraming kagamitan sa pagtatanggol tulad ng mga babala at kontrol na radar, at ang pagbibigay ng karagdagang mga patrol vessel. Sa kanyang 2 araw na paglalakbay, si Kishida ay naging unang punong ministro ng hapon na humarap sa Kongreso ng Pilipinas. Sa isang talumpati noong Sabado, tinukoy niya ang bilateral na relasyon bilang mas malakas kaysa dati. Kasabay nito, nagbabala siya na ang mga patakarang nakabatay sa internasyonal na kaayusan ay nasa ilalim ng seryosong banta, na binibigyang diin ang kahalagahan ng multilayered na kooperasyon sa mga kaalyado, magkakatulad na mga bansa, kabilang ang Estados Unidos, upang mapanatili ang kaayusan na ito. Sa South China Sea, ang trilateral na kooperasyon upang protektahan ang kalayaan ng mga dagat ay isinasagawa, sabi ni Kishida. Sa ilalim ng tinatawag nitong mini-dash line, inaangkin ng China ang humigit kumulang 90% ng estratehikong daluyan ng tubig, sa kabila ng pag-angkin ng ilang iba pang mga bansa. Habang ang Tokyo ay walang pag-angkin sa daluyan ng tubig, ito ay isang mahalagang arterya ng kalakalan para sa Japan. Nakikita ng Japan sa Pilipinas ang isang estado na may napakalimitadong kapasidad, ngunit lalong lumalakas ang loob na manindigan sa pananakot ng mga Tsino, sabi ni Zachary Abuza, isang dalubhasa sa Southeast Asia at propesor sa U.S. National War College. Mula nang mahalal siya noong Mayo noong nakaraang taon, mas pinanindigan ni Marcos ang mga alitan sa teritoryo sa Beijing. Sinira niya ang matibay na mga patakarang pro-China ng kanyang hinalinhan, na nangakong hindi mawawala ng isang pulgada ng teritoryo sa mahalagang estratehiko at ekonomikong South China Sea, at regular na binibigyang pansin ang pag-ugali ng Beijing sa daluyan ng tubig.